guys, Kim here and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to show you my current favorites. At sa ngayon, medyo madami yung ipe-featured natin. So hindi ko na siya parang iba-buy category. So without further ado, let's get into the video. First guys, ang unang ipapakilala ko sa inyo is itong sobrang naging favorite ko na dry shampoo. At ito yung Dove na Refresh Care. Ayan, fresh and floral. Hindi siya nabibili guys sa Watsons. Hindi ko alam kung bakit wala sa Watsons. Kasi maraming variety ng dry shampoo si Dove. Meron sa supermarket pero iba yun. So ito kasi guys, mas nagustuhan ko siya dahil mas mabango siya. Nabili ko siya sa Trinoma sa Landmark. Ayun, available siya doon. Marami siyang stock doon. Tapos meron din color violet nito. Tsaka nagustuhan ko rin siya kasi matagal mag-oily yung scalp ko. Talagang alam mo yun, napapadry niya. Talagang napapavolumize niya. Pero pag ito yung ginamit mo, ang tagal niya bago mag-oily talaga. Tapos next naman na na-discover ko na makeup remover or parang makeup cleanser na din is itong Clear Micellar Cleansing Water. So ganyan yung kanyang itsura. Ito kasi for non-waterproof na makeup. So ito guys yung kanyang itsura. Ito naman is product siya ng Japan, pero available siya dito sa atin. Meron sa Beauty Bar, meron din sa Landmark Trinoma. Ang maganda naman dito, makeup remover na siya, and then facial cleanser, tapos exfoliator, plus toner pa. And next product naman is itong Bonajour. Ayan, Bonajour. The Nature and Moisture Eggplant Daily BHA Toner. So, ganito yung kanyang itsura guys. Ayan. As you can see, malapit ko na siyang makalahati kasi sobrang favorite ko siya. Yung amoy niya, talagang pang eggplant. Talagang talong na talong yung amoy niya, guys. Talong na talong yung amoy niya. Pero ako, hindi ako nababother sa amoy niya kasi maganda siya sa skin, maganda siya sa face, lalo na kapag kalalagay mo pa lang. Cleanser na siya, plus toner pa. And ang gusto ko rin sa kanya, napapasmooth niya yung face ko, tapos meron siyang cooling effect. And ito naman is available siya sa aking Carissi store. Kung interested kayo, ilalagay ko na lang sa aking description box below yung link. Next naman is itong Glow Gel Cream. Ganito yung kanyang itsura. Alam ko na featured ko na to dun sa last favorite ko. Ayan, ganyan siya. Cream na cream talaga. Ayan. Ito, nilalagay ko siya bago ako mag-makeup or pagkatapos kong mag-toner, nilalagay ko tong cream na to and then dun ako magpa-foundation. Pero patutuyuin ko muna siya or pasisipin ko muna siya sa face ko bago ako maglagay ng foundation. Ang gusto ko naman dito, kahit matagal siyang mag-sit-in sa face mo, napapaganda niya yung coverage at saka finish ng foundation mo. Kaya para sa akin, meron ka ng pang-skincare tapos meron ka pang pang-primer. Naman, punta tayo dun sa aking super favorite na sunscreen. Ito na yung sunscreen na na-try ko na sobrang the best na the best na the best na the best sa akin. Ito na talaga. Nakita ko na yung perfect na sunscreen para sa akin, guys. At ito yung Akohe. Ayan. Ganyan yung kanyang itsura. Akohe. SPF 50+, PA++++. O yan, diba? Sobrang plus-plus na yan. Ewan ko ba guys, marami na kasi akong sunscreen na nagamit na mga local brand na nabibili sa Watsons. Pero dito, kay Akohe sunscreen, sobrang nag-work siya sa akin. Nag-blend siya ng maayos sa skin ko. Dry skin ako. Ito guys, perfect siya sa mga dry skin dahil nabibigyan niya ng parang glow. Tapos naalis niya yung dryness ng face mo. Tapos ang isa pa na maganda sa kanya, napapaganda niya yung finish ng foundation ko. Tinry ko siya sa iba't ibang foundation na meron ako at sobrang ganda ng finish. Hindi kagad ako naghuhulas. Talagang nandun pa all day yung foundation ko pag ito yung ginamit ko. Sobrang highly recommended ko siya lalo na sa mga dry skin. Sobrang effective talaga nito. No joke guys. So ito, available siya sa aking Carissi. Tapos, next naman, meron akong bagong foundation na na-discover at sobrang nagustuhan ko din. Ito yung Misha Glow. Ngayon, Glow Skin Dation. So, ganito naman yung kanyang itsura. Ayan, nakalagay dito Glow. And then, nandito yung brand na Misha. So, ganyan siya. Pag ganito yung kanyang style. Ayan, skin ko. Dahil nga dry skin ako, pinili ko siya dahil gusto ko yung coverage na parang sakto lang, tapos lightweight na foundation siya. Sobrang nagustuhan ko siya kasi sobrang lightweight niya lang, tapos yung coverage niya, okay na okay. Parang alam mo yon, may skin but better, pero hindi yung parang
full na full coverage. Yung parang natural lang yung skin mo. So, ito guys, sobrang marirecommend ko din sa inyo. At ito yung Misha na Glow Skindition. Ito naman is mabibili siya kay Althea Korea for 800 pesos. So, ayan, bago tayo pumunta dun sa mga ibang makeup products, gusto ko lang din palang i-share sa inyo yung sobrang naging favorite ko na mga nail polish. Dahil marami nagtatanong sa inyo guys kung ano yung mga nail polish na ginagamit ko. Sobrang andami talaga nagtatanong. As in, bawat video ko meron nagtatanong sa inyo. So, ito na guys. Ipapakilala ko na sa inyo isa-isa yung mga talagang binibili ko. So, meron ako dito ang apat na shade ng nail polish. So, meron akong tatlong nude nail polish and then isang parang gray, ayan, glossy na gray. Mag-start tayo dito guys sa OMG, Oh My Girl Nail Lacquer. So, ganito yung kanyang itsura. Ayan. Color na to is Touch of Beige. Ayan. 36 pesos lang siya. Ayan. Available siya sa Watson's, SM Department Stores. Next naman is itong Sassy Colors Nail Polish. Color naman niya is tan. 32 pesos. Ayan. Yung malalaki na guys yung binibili ko kasi merong maliit nito. Yung parang ano lang siya, 16 pesos lang ata or 24, parang ganun. Yung malaki na yung binibili ko kasi mas sulit ka dito. Next naman na favorite ko is itong Cheek na Nail Color. Ganito yung kanyang itsura. Ayan. At ang color naman nito is mud beige. Tapos ang pinaka last color naman na sobrang naging favorite ko is itong Sassy Colors Magic Gel. Ayan, vibrant color and shine up to 14 days. So, ito yung lagi kong suot-suot kapag hindi ako naka-nude na nail polish. Ito yung gamit-gamit ko. So, ito naman, bago siya ni Sassy Color. At ang color naman nito is Ash. Ayan, Sassy Colors Magic Gel in Ash. Ngayon naman, punta tayo din sa mga lip products na sobrang naging favorite ko. Mag-start muna tayo sa lipstick. So, itong dalawang shade na to, sobrang naging favorite ko sila. Ang una is itong si Pen Shop. Ayan, sobrang favorite ko to. Itong shade na All Dolled Up. Ito yung Light Matte. Sobrang favorite ko talaga to guys. Kasi yung shade niya, sobrang okay na okay. Papakita ko sa inyo guys ha, kung gaano kaganda yung shade niya. Ayan, meron siyang pagka-muted, muted rose. Powdery matte yung finish. And then may pagka-creamy din siya. Kaya ayan, sobrang nagustuhan ko talaga tong lipstick na to. Tapos next naman na lipstick na sobrang nagustuhan ko din is itong L'Oreal Paris. So, yung shade na 211 Spring Rosé or Rosette ba? Spring Rosette or Spring Rosé. So, ayun. Ito lang yung classic na packaging niya kasi meron ganito si Heart Evangelista, yung collaboration with Heart Evangelista na L'Oreal na lipstick. So, meron siyang ganitong shade. So, napili ko yung parang normal lang. Kasi mas makamura ka guys kapag classic lang yung binili mo na packaging. Ito naman siya. Ayan. O, diba para siyang magkamukha lang pero magkaiba sila guys. Mas sobrang pinkish to kaysa dito all dolled up. So, ito guys, yung dalawang lipstick na sobrang obsessed na obsessed ako. Kasi yung shade nila guys, sobrang ganda. Pang everyday look talaga. Tapos, next naman guys, is itong glow kit na Sun Dip ng Anastasia. Sobrang favorite ko to kasi meron ka ng blush on, meron ka ng bronzer, and then meron ka pang highlighter. So, 3-in-1 na siya kasi yung etong shade na to, pwede mo siyang gawin na blush. Ayan. Itong tourmaline. And then, itong dalawang to is highlighter. At tapos, ito yung bronzer. Sobrang favorite ko siya. Ayan, guys. So, kitang-kita. At ito yung gamit-gamit ko ngayon na highlighter. Ayan. Sobrang favorite ko tong highlighter na to. Gusto mo ng parang pack na pack pero mild lang na highlighter. Ito yung marirecommend ko sa inyo. Tapos, next naman, punta na tayo sa lip tint. So, meron din akong bagong na-discover na lip tint na sobrang naging okay sa akin. So, ito yung Dear Darling Tint ng Etude House. Ito yung bago nila na packaging, guys. Meron kasi dating Dear Darling Tint, yung parang may pa-curve-curve pa. Yun, hindi long-lasting. As in, hindi talaga magtatagal sa lips mo. Tapos, ang pangit pa ng pagkakaalis niya sa lips mo. Pero ito, yung bago nila, new and improved na Dear Darling Tint. Okay na okay siya, nagla-lash siya sa lips mo. Kaya, ayan, naging favorite ko siya. So, ang shade na to is PK002. At ganito, guys, yung shade niya, reddish pink. Ayan. Sobrang nagustuhan ko siya kasi hindi siya yung typical na water tint. Ito talaga, nagtatagal siya tapos maganda pa yung pagkakatanggal niya sa lips mo.
Tapos, last but not the least, na favorite ko na lip tint is itong Innisfree. Ito yung kanyang itsura. Ayan, meron pa siyang sticker dito kasi hindi ko maalis. At ang shade na to, guys, is number 5. Ito, sobrang gusto ko to kasi reddish, ano din siya, reddish pink. Ganito yung shade niya. Dark yung kanyang shade, pero kapag blend out mo, nagiging pink siya, di ba? So ngayon, guys, itong dalawang lip tint na to, yung pinaka-favorite ko. At ayan, guys, last 2 items na lang tayo. So itong papakita ko sa inyo, hindi na siya makeup products or hindi na siya skincare products. Sa random item na tayo. So ang una ipapakita ko sa inyo is itong makeup pouch na to. Ayan. Yung kanyang print is seashell. Ayan. Ganyan yung kanyang itsura. Very convenient niya para sa akin kasi maliit lang siya. Kasi yung ibang mga makeup bag na dinadala ko, medyo bulky, kahit na konti lang yung laman, ang bulky-bulky niya. So, kumukuha talaga siya ng maraming space sa bag ko. Pero dito sa makeup bag na to, guys, ayan, kasyang-kasya talaga lahat ng makeup ko. Tapos, alam mo yun, yung parang anliit niya lang para isok-sok mo sa bag mo, hindi siya nangaagaw ng space. Kaya sobrang nagustuhan ko rin siya. Tapos, guys, alam mo yung feeling na kapag ginawakan mo siya, sobrang tibay niya. Ito pala yung brand na Mango. So, ganito yung nasa loob niya. Tapos, ang ganda. Basta, maganda yung quality nung makeup bag. Zipper pa lang, guys. High quality na. And then, yung kanyang pagka-zip line. Tapos, yung sa loob is ganito yung color. Color peach, light peach. So, ayan, guys. Kasyang-kasya dyan yung mga makeup ko. And last but not the least na sobrang naging favorite ko is ito. Ayan. Hindi naman ito makeup pouch. Ano siya? Wallet siya, guys. Ito yung Kipling na Creativity L pouch or Creativity na large pouch. Ganyan yung kanyang itsura. Ayan. Meron siya ditong keychain. Alam mo naman ang Kipling. Ito yung parang ano nila. Yung kanilang trademark. Ayan. At ang pangalan nito is Vicky. Ayan. Color parang pink na peach. And marami kasi siyang pocket. Tapos medyo maluwag pa siya. Kaya sobrang nagustuhan ko siya. So there you go, guys. At ayun yung aking current favorites. And I hope nag-enjoy kayo sa video na to. Thank you so much, guys, for watching. And don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala ako Instagram and Twitter, guys. You can also follow me there para ayun. Let's be friends. And thank you so much, guys, for watching. See you on my next one. Bye!